Dismayado ang ilang grupo ng mga manggagawa sa 40 pesos na dagdag sa minimum wage. Malayo kasi yan sa inihirit nila. Nasa frontline na balitang yan, si Marianne Enriquez. Parang panlilimos, ganyan hinalintulad ng grupo ng mga manggagawa ang kakarampot na aumento sa sahod sa Metro Manila. Ang minimum daily wage salary na 570 pesos, dinagdagan ng 40 pesos ng Regional Wage Board. Nagmumukha kasing kulubi yung mga manggagawa at parang nagmamakaawa pang limusan. Na kung titingnan naman natin, kung wala itong kamay ng mga manggagawang ito, yung ating ekonomiya hindi rin naman basta-basta gugulong. Isa ang Metro East Labor Foundation sa mga grupo na naghain ng petisyon sa Regional Wage Board. Ang nais nila, dagdagan sana ng 591 pesos ang kasalukuyang minimum daily wage. Ito ay para maabot ang batay sa pag-aaral ng Ibon Foundation na tinatayang dapat ay 1,160 pesos kada araw na family living wage. Para naman sa mga minimum wage earner gaya ng kahera sa grocery na si Queenie, malaking bagay na ang 40 pesos na aumento sa sahod, lalo't may mga maliliit pang batang sinusuportahan at kontraktwal ang kanyang asawa sa probinsya. Medyo natuwa po kasi lahat po kasi ng bilingin medyo tumaas na po eh. Kaya malaking tulong din po kahit papaano. Ang ibang grupo tulad ni Nakalio de Guzman ng Partido Lakas ng Masa at bukluran ng mga manggagawang Pilipino, okay sa dagdag sahod. Pero mas umaasang maipapasa na lang ang itinutulak ni Senate President Mig Zubiri na 150 pesos na legislated daily wage increase para sa buong bansa. Aminado naman ng employer at presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na si Steven Kua na kailangan na rin talaga ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Pero tiyak na magkakaroon din ng pagtaas sa mga bilihin at maghahabulan lang ang presyo nito. At kung itataas sa 150 pesos ang dagdag sa sahod kada araw, pangamba niya? Magsasarang maraming negosyo. I'm not kidding. No? Magbabawas ng tao. Mawalan ng trabaho ng mga tao. Sa July 16, magsisimula ang dagdag sahod sa minimum wage ng mga manggagawa sa private establishments. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.